inirekomenda ng isang grupo ng mga magsasaka na imbes na ibenta ay ibigay na lamang ng libre sa mga pinakamahirap ang mga smuggled na asukal na nakumpiska ng pamahalaan. Narito ang report. Ganito karami ang nakumpiskang smuggled na asukal ng Department of Agriculture at Bureau of Customs sa magkakasunod na operasyon kamakailan lang. Pero imbes na isubasta, idodonate na ito sa DA para ibenta sa mga kadiwa store. Since they are smuggled, we can sell them lower. Mm-hmm. If we don't do this kasi, what happens is, i-auction sale lang naman po siya, and then bibili na naman po siya ng negosyante po, and then it will be sold at the prevailing prices po out in the market. So hindi makikinabang yung mamamayang Pilipino. Target, ibenta ang mga nahuling smuggled na asukal sa halagang 70 pesos kada kilo sa mga lugar na mahalang presyo ng asukal at kaunti ang supply. Ang kadiwa naman po ay ready as a distribution channel. So hopefully no, by next week, but that will really depend on SRA. So patuloy po kaming nakikipag-ugnayan para magkaroon na tayo ng asukal muli sa mga kadiwa. Pabor dito si Aling Rofilia na dumarayo pa sa kadiwa store para makatipid. Sa mga mall, mahal ang asukal. Naghahanap po ako ng medyo mura, kaya napunta ako dito sa kadiwa. Wala namang asukal. Pero tuto lang ilang grupo ng mga magsasaka na ibenta ang mga nasabat na asukal at iminungkahing ibigay na lang ng libre sa mga pinakamahirap. Ipinangangamba naman ng grupong Sinag na baka kontaminado ang mga puslit na asukal. Kailangan test yung nakumpiska ba ito is talagang safe for human consumption. Kasi yung sa source of country, walang indication yan pagka-expand. So, hindi natin alam kung ito ba yung tapon ng other countries. Pero paglilinaw ng Sugar Regulatory Administration. Lahat po na dumarating po sa atin, whether smuggled or hindi po, tinitest ng DA yun. If it is not fit for human consumption, it will be destroyed. The public should be assured na hindi lalabas yan without proper testing. Gumugulong na ang pagsusuri sa mga smuggled na asukal. Samantala, mabibili na sa ilang palengke ang imported na asukal matapos payagan ang paglabas ng 20,000 metric tons sa imported na asukal mula sa mga bodega papunta sa mga palengke. Sa Commonwealth Market, bumaba sa 10 hanggang 15 piso ang presyo ng refined white sugar. 105 pong kilo nito noon eh. Naging 19 na po ngayon. Bumaba po kami ng 15. Thailand galing daw to. Bumaba siya. Pero kung pwedeng bumaba pa, mas okay. Pero giit ni Senator Rizzo Ontiveros, dapat maibaba pa sa igit 60 pesos ang presyo ng imported na asukal dahil mura lang naman ang puhunan. You can actually buy refined sugar wholesale for 25 pesos per kilo in Thailand. Selling it at 85 pesos is nothing short of outrageous. Parang kumama ka ng 50 times sa Super Lotto nang hindi ka man lang tumataya. Pinatitingnan na raw ito ng DA para matiyak na abot kaya ang presyo ng asukal sa merkado. Tingnan natin kung saan area doon, kung saan process doon na medyo mataas ang cut, no? Kasi kung sabihin na natin 90 pesos pa rin ngayon, supposedly 80 to 85 pesos lang po sa ating dapat computation. Muli namang nanindigan ang DA na pinayagan ang pagpasok na imported na asukal na inilaan sa 3 importer ang pag-aangkat para maibaba ang presyo sa merkado. Kalay Zalpardilia para sa Bayan.